nagawa mo? Anong ginagawa niya dyan, pre? Gusto ko kasi lumuha ng overarm na pangmalakasan, pre. Mayroon ang kulit ng mga parts, no? Problema ko, hindi ko alam kung paano ito wiring, pre. Paano ito wiring? May idea ka ba ito, pre? Kaya talaga yan, pre, pag ano, wala kang anong alam dyan. Kahit basic man lang. Hindi totoo yan. Pero, bola lang yan. Pwede naman turuan kita. What's up mga pre? Welcome sa ating channel, Dimasuy TV. Salamat nga pala sa mga suportahan niyo mga pre. Mayroon naman tayong i-share ngayon about sa electronics mga pre. Pero bago niyan, gusto ko lang i-shout out yung mga supporters natin. Dami ng parang celebrity lang tayo. Mga kaibigan natin mga pre. Shout out kay WGT with Jujutik. Shoutout kay IdTikPH, bagong subscribers to. Shoutout kay Balira. At kay lalo-lalo na kay Dib Electronics Repair, shoutout. Shoutout din kay Emil Gaming. At syempre last, shoutout ko kay si paring Luis Riano mga pre. Tara! Kapag gumawa tayo ng tinatawag na power arm mga pre or amplifier, siyempre kailangan natin dyan ng mga parts. Una-una itong driver. So, simulan natin mga pre para mas maintindihan niyo pa. So, pag mayroon na tayong transformer, ibibideo din natin yan.
until na mapatugtog natin tong amplifier natin. So may mga ibang mga tips pa ako dito, marami ang paggawa ng amplifier kasi masigla niya. Daming mga techniques, daming mga tips, daming dapat nating ano tingnan pa para sa ano safety, basta marami. So para masundan nyo itong project natin, kailangan nyo talaga ano yung tinatawag lang na please subscribe at yung pindutin nyo na rin yung ano notification bell para malaman nyo pag nag-upload na tayo. So simulan natin yung pagkabit ng power output mga pre, since nandito na kompleto yung mga parts natin. So tara, first natin gawin mga pre, hahanapin at susupplyan natin tong driver niya. Hahanapin natin kung saan yung positive, saan yung negative, saan yung ground. So dito may driver, saan yung driver natin, may driver transistor siya na PNP at saka NPN din. Itong isa parang hindi na makita yung hindi na makita sa camera, pero E1941 siya at saka C5198 PNP ANPN C5198, ito isa NP, PNP na E1941. So since ito ay NPN, ito yung gawan dito tayo natin isusupply yung positive natin. Meron siyang fuse dyan, idadaan natin yung supply natin sa fuse. At dito naman tayo, dito natin ilagay sa collector pala. Collector ng NPN transistor na C5198. At saka yung negative natin na supply, na dito natin ilagay sa collector din ng 1941, E1941 na PNP na transistor. Yung ground natin, simple sa ground yan sa board. Kadalasan dyan makapal na linya. Ito. Negative. So susupplyan muna natin to mga pre. Sabi ko kanina, may power output tayo, PNP at saka NPN. So yung driver natin, PNP at saka PNP at saka NPN. So yung NPN natin na power output, itong 5200, susupplyan natin yan. Ganun din itong PNP natin na transistors, E1943, susupplyan din natin yan. Ang supply niyan, dito natin ilagay sa collector. Dito. Diyan.
ng ating speaker output ng ating driver. Ayan dyan. Okay, tapos na yung isa. Ito naman yung isa. Yung base ng E1943 natin na power output. Dito natin ilagay sa emitter ng E1941 na driver natin, emitter. Ito yung base, collector at saka emitter. Dito natin ilagay sa emitter. Same din, may resistor din. Yan yung design niya. Para din siyang fuse, visible resistor. Mababa lang yung resistance niya. At saka yung emitter niya, i-series lang natin dito. Doon din ito patungo sa ano, sa speaker output ng ating driver. Yun, okay na yan. So itong emitter, saka emitter niya, same lang siya po ng ano, puntahan sa amplifier out, driver out ng ating itong driver natin, out niya. So yun, yung kakabit yung emitter ng power output natin, transistor. So lang, same lang ang process niyan kung magdagdag kayo ng power output transistor, kahit magdagdag kayo ng mga 8 pieces. Pero depende yan sa ano, sa transformer natin, kung ilang yung amperahe ng transformer natin. Ganon din. Dapat hindi lumagpas sa dapat kinukonsumo ng amplifier. Kasi mag-iinit yung transformer natin kasi overload nga. Saka pagtesting ng ano, ganitong DIY, mas mabuting 1 pair lang na power output yung ilagay natin. Para kung magka-problema man tayo dito, dahil sa biasing niya, hindi masisibak. Kunti lang ang mga madadamage natin. Ganun lang mga tips ang ano. So, siguraduhin nyo palagi na okay tong, sige lang, may video tayong kasunod nito. Until na mapatugtog na natin to. Pero yung port output natin na dapat nakalagay sa heatsink to, mga pre. Pero kailangan pa to ng ano, plastic insulator. Ganyan. I-isolate nyo muna dyan. Kasi metal kasi yung dito. Magka-ground yan. Iisa lang yung heatsink ng positive NPN at saka PNPN natin. Ka-ground yan pang walang insulator. Dapat may insulator talaga yan. Tapos i-screw nyo. Huwag yung kalimutan ni isolate yan. Okay? Siguro dito lang siguro mga pre. Sana may ano, mga mahilig mag-DIY dyan. May makuha kayong kunting tips. Pero kung may magtatanong dyan ano bang mas maganda? Yung binibili na amplifier, yung galing sa manufacturer or sa DIY? Siguro para sa akin, mas maganda yung galing sa tindahan siguro. Galing factory. Kasi nasa timing yun eh, na ma-design yun. Design yun ng mga engineer. Yung marami silang mga proseso na dinaan doon. Marami silang mga components na ano. Basta kumbaga planchado yun. Pero para sa akin mas iba kasi pa ang feelings pag tayo ang gumawa mga pre, lalo na mapatugtog natin. So okay, salamat sa ano, yung panonood mga pre. Sana hindi kayo magsawa sa pagsuporta sa ating channel. Tsaka congratulations nga pala sa atin mga pre, ha? 750 plus na tayo subscribers. Sana umabot tayo ng 1,000 subscribers mga pre sa bago mag 2021.
mga pre. Yan, maraming salamat.